Hello guys, my name is Red and for today's video, I will show you kung paano mag-apply kay Billease guys. Hopefully, masagot ko yung mga basic nyong mga concerns sa pag-apply kay Billease kasi yung iba nagkakaroon ng problema. So kung wala pa kayong Billease guys and if you're interested about this buy now pay later platform, then please keep watching. Admit, medyo bias siya kasi like I said, para sa akin, the best yung app na to. So, Billease is a buy now, pay later platform na nada-download sa Google Play Store and sa App Store. And the good thing about it is that registered po siya sa Securities and Exchange Commission and nasa list po siya ng recorded online lending platform. So, para sa akin guys, safe ka dito. So, if you're 18 years old and above and meron kang proof of income, you're welcome to apply kay Billease. Ano nga ba yung mga requirements? I will show them to you as we go through the steps kung paano mag-apply kay Billease. But before that guys, paano magamitin si Billease? Ito yung Billease account ko guys, 3 years old na to. Kaya nagsimula ako sa Lazada loan guys. But now, may Billease account, pwede na ako mag-cash loan. Pwede rin ako mag-e-wallet top up. Pwede na rin ako mag-buy ng load gamit yung Billease guys. Yung maganda kay Billease is you can use it as a payment method or payment option in over 3,000 merchants. At hindi lang online guys. Some merchants accept Billease as a payment option kasi meron silang QR code na pwedeng iscan. I think the best option is to use this online. To check the merchants na nagtatanggap ng Billease, just go to shops dun sa dashboard mo and andun, scroll ka lang at makikita mo yung mga partner stores ni Billease. Isa na dun si Havaianas, si Power Mac, Henry's Camera, and many others. May mga travel services na rin na nag-a-accept kay Billease. So for this example, let's use Power Mac. If you click Power Mac, then mapupunta ka dun sa page kung saan it's either mag-create ka ng account kung wala ka pang account with Billease, or you just read more info like instructions, general instructions. Then if you're ready to purchase, just click the website ni Power Mac or pwede ka na rin mapunta na lang dun mismo sa website ni Power Mac guys. It's that simple. Na maghahanap ka ng item na gusto mong bilhin and for this example, mouse. And then you check out mo siya. Expect na natin na meron tayong account kay Power Mac ha kasi ganoon naman talaga pag nag-online shop. Yung item plus yung delivery fee, yun yung magiging loan mo kay Billease. So pupunta ka na sa payment option. So makikita mo dun sa website ni Power Mac, marami siyang payment options at nasa gitna po si Billease. Mo lang yung continue and sasabihin niya wag mo muna i-close. And then mag-o-open siya dun sa Billease kung saan makikita mo yung amount na babayaran mo dun sa Power Mac. So as you can see, kasama po yung amount ng mouse at saka yung delivery fee. So yun yung magiging utang or loan mo kay Billease. And just click continue. Whether magla-Lazada loan ka man, magka-cash loan, or mag-i-wallet top up, or magpe-pay with Billease sa mga partner merchants na to, meron siyang o-open na page kung saan you can check your loan agreement. Tapos yung mga disclosures na kailangan mo malaman because these things are required by law. Now, doon sa loan agreement, makikita mo magkano yung magiging interest mo, yung monthly payments mo, yung anong mangyayari kapag hindi ka nakapag-bayad ng loan mo on time. Everything guys, everything that you need to know about your loan, andun yun. And bago mo yan guys, i-finalize or bago mo i-take yung loan, mag-a-agree ka. And I advise na huwag mag-agree unless you've gone through those agreements tsaka mga disclosures. So sa pag-agree guys, either mag-OTP ka or hihingi siya ng facial verification. Depends. This feature guys prevents accidental or yung mga fraudulent na pag-order. Kung wala ka pang account kay Billease, kailangan mag-apply ka ng account kay Billease. Hihingi niyo yung phone number tsaka yung email address mo. Quick tip, because most of us, kapag na-approve tayo kay Billease, yung pinaka-common na product na nagiging available sa atin is Lazada loan. So, just make sure na lang na yung email address tsaka phone number na gagamitin mo dun is the same phone number and email address na ginagamit mo rin sa Lazada. Now, let's proceed. Then, magpapadala po siya ng OTP dun sa phone na binigay mo. Pagkatapos niyan, magpapadala din siya ng 6-digit verification code dun naman sa email na pre-provide mo. Pagkatapos nun ay mag-create ka na ng passport. So please take note of the 3 notes na nilagay ni Billease doon. Marami kasi sa inyo nagkakaroon ng challenge sa pag-create ng password guys. Dapat 8
characters. So, 8 letters, number, special characters. 8 or more. Depende na sa'yo yan. And then, contains upper and lower case, meaning capital letter tsaka small letter. And then, contains numbers and characters. Yung mga at sign, exclamation point. So, pag nag-create ka ng password para sigurado at hindi ka pa ulit-ulit, i-click mo yung I na icon dun sa gilid para nakikita mo kung ano yung pinaglalagay mo dun. Tapos, ulitin mo lang. And then, kapag magkatugma, guys, then click save password. So, hindi ka makakapag-proceed kung hindi sila magkatugma at hindi mo sinunod yung requirements ni Billease sa password dun sa taas. For added security, guys, ito yung hihingin niya sa iyo. Either you go with a 4-digit PIN or a fingerprint ID. Depende na sa inyo yan kung saan mas comfortable para sa iyo. Mapupunta ka sa dashboard. Kailangan mo pang i-activate yung account mo. I-prepare po yung ID tsaka proof of income sa pag-activate tsaka yung proof of billing na hindi kailangan na sa pangalan mo. Yung kailangan lang is yung address. Dapat napaka-clear yung actual bill. At dapat hindi po siya luma. So, at least yung pinaka-latest na bill, kumbaga. So, kung ready ka na, i-click lang yung activate account. Pagkatapos nun, meron kang babasahin and please read that para naiintindihan natin yung ginagawa natin sa mga loan apps na to. And then, take note that Billease will collect information. They're required to disclose that. If you agree, then click accept. Next, hingin niya yung personal information mo. First, it's information about yourself, your gender, your first name, middle name, your name, date of birth, marital status, your nationality. May mag-a-agree ka dun sa baba. Siyempre, kailangan binabasa yan. Huwag pindot ng pindot. At pag naintindihan mo yan, check mo lang. Tapos, i-click yung continue. So, next page is ibibigay mo naman yung address mo. And then, bibigay mo yung landline mo, which is optional. Yung proof of billing mo, kasi hihingin niya yan. Dapat yung proof of billing mo, saka yung ilalagay mong address dito ay magkatugma para walang problema. And meron siyang dalawang question, meron siyang question sa baba. You work from home. Pag sinabi mong no, hihingan ka niya ng office address, yung complete office address. Pero, pag sinabi mo namang yes, then click mo na lang yung continue. So, yung next page is hihingin niya yung character reference. Dalawa lang naman yung hihingin niya. Family or friend or colleague. So, dalawa lang, guys. Mag-assume ka na lang na tatawagan nila itong nilagay mo as reference. So, maganda na humingi ka po ng permission na gawin mo silang reference. Baka na lang magulat sila, oh, ba't ako nilagay doon? Baka hindi pa tayo ma-approve. So, dininay tayo ng mga nilagay nating reference kung sakaling tawagan sila ni Billease. Na mga IDs na tinatanggap ni Billease, pakicheck na lang andito po yung list. For example, National ID, Passport, Driver's License, PRC, Voters, GSIS e-card, SSS card, Senior Citizen card. Ayun, piliin lang kung anong meron ka. So, pagkatapos mong piliin yung ID mo, hihingin niya na yung picture ng ID mo. Sundin lang po, guys, kung ano yung sinabi ni Billease sa baba. So, hindi po dapat hinahawakan yung ID kasi latag mo yan sa flat surface na maganda yung lighting para kita yung four corners. So, all four corners, not be covered in any way. Tsaka, hindi blurry. Tapos, pakicheck na rin yung file size ng camera nyo na walang mga filter, hindi masyado malaki yung picture na sinisave niya kasi baka maghang pa, di kayo makapag-proceed. Pagkatapos mong ilagay yung ID mo, kung satisfied ka na sa pagkakuha ng picture, then bigay mo yung ID number mo. Pero kung medyo blurry siya, ulitin nyo na lang. I-click na lang yung retake. Kung okay na, then click yes, looks good. Billease is going to take mga 5 minutes to verify your ID or to review yung ID. Kung klarong-klaro yung ID, pero kung ayaw niyang tanggapin, kasi may hindi ka sinunod na instruction, sasabihin niya na ulitin mo na lang. So, again, guys, sundin na lang kung ano yung tip na linilabas ni Billease. Kapag sinunod niyo yan, lulusot niyo. You will be selecting 4 scenarios. Pipiliin mo yung source of income mo. Employment, remittance, freelance, business. Yung employed yung sinabi mo, kailangan magbibigay ka ng latest pay slip. Tapos, hihingin niya rin yung company ID mo. Kung remittance naman, hihingin niyo yung mga bank statement na yan tsaka remittance slip. Bank statement, yun yung pinakamadali. And then, kung freelance naman, yung contract mo, for example, dun sa online, sa Upwork, sa Grab, any proof na freelancer ka or nag-work from home ka. And then, yung business. Syempre, yung business documents like your ITR, business registration. After dyan, hihingi po siya ng proof of billing. So, dapat hindi po luma yung proof of billing ibigay. Yung latest yung ibigay mo within the last 3 months. Hindi siya kailangan na nasa pangalan nyo, guys. Yung importante lang is nakita ni Billease na dun ka nakatira. So, for example, yung mga cable bill, postpaid
phone bills, tapos yung credit card statement. So guys, pag humihingi si Billease ng picture ng something, just make sure na hindi blurry yung image. Tapos hindi masyadong malaki yung file size ng pagka-save ng picture. Otherwise, baka mag-hang kasi. Dito kasi nagkakaproblema yung karamihan. So kung walang problema, yung application mo complete, consistent, magkatugma, then within 24 hours, malalaman mo na kung approve ka or hindi ka approve. Kung hindi ka man approve, you can try again after a certain period or si Billease ay mag-email naman sa'yo para ipaalam sa'yo na mayroon ka pang kailangan isubmit. Contrary to what other people think na auto-reject siya, hindi naman siya auto-reject, guys. I'm gonna be honest, na nung ga-apply ako ng Billease, muntik na akong ma-disappoint, guys, because hindi ako nakatanggap kaagad ng feedback. At kala ko, hindi na ako approved. Pero nagulat ako na after 1 week, nag-follow up sila sa akin. Tapos sabi, ito daw yung kulang ko. Hindi po niya kasi tinanggap yung certificate of employment ko doon sa employer ko na nasa labas. Humingi siya ng bank statement, kaya yun, nakapasa ako. And hindi ko talaga, guys, pinagsisihan na naging patient ako nung nag-follow up si Billease sa akin is nagre-reply naman ako. Kasi, yun, happy ako sa services ni Billease. Nung na-approve ako kay Billease, guys, 3.5 yung credit limit ko at saka Lazada, pang Lazada lang siya. I was disappointed kasi nag-expect ako na cash loan ka agad. Anyways, ginamit ko siya sa Lazada and then after 3 completed loans, naging open si cash loan para sa akin. Ngayon, I have lahat ng ways na gamitin si Billease na unlock ko na po sa account ko. Eh, ito yung maganda kay Billease kasi napaka-flexible po niya. And not to mention na yung interest niya is very reasonable. So, that's 3.49% per month. And, hindi na ako magre-reklamo pa because, think of it this way, kung ang dami mo ng ola na na-try, na kung saan yung 15%, eh, 1 month pa lang, matutuwa kayo kay Billease because 3.49% per month lang siya. And you can choose kung ano yung term na gusto mo. So, hindi siya pa 7 days or 30 days lang. Pwede mo siyang bayaran in 12 monthly installments depende sa kung ano yung credit limit mo. Yan si Billease and it's a good option for those na hindi makapasa sa credit card. So, this is my Billease story, guys. And if I miss anything or if meron kayong mga tanong, feel free to write it in the comment section below. I hope meron kayong natutunan sa vlog na to. Pero guys, in the end, hindi ko sinasabi, hindi ko nire-recommend, hindi ko kayo inuutusan or sinasuggest na umutang kayo kung hindi nyo man kailangan. I'm just giving options and giving you what you need to know about a particular online loan platform. At nasa inyo pa rin kung gusto nyo siyang gamitin o hindi. Bye for now and I hope to see you on my next vlog. Bye!